The great devotion to Santo Padre Pio is exhibited in the church, not only from the Archdiocese of Lipa, but even from other ecclesiastical provinces of the country. Exceptional number of devotees to Santo Padre Pio come to this church. This was the strongest argument for the approval of this church to become a national shrine. Una is ipahatid sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat na naging bahagi at bahagi ng kasalukuyang pagpapalagupa ng debosyon kay Santo Padre Pio at pagpapaganda pa ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat sa inspirasyon at pangarap ng mga taong naging instrumento ng Diyos upang maisakatuparan ang isang mithiing Diyos ang may nais. Ang bahay dalanginan at laganap na debosyon kay Santo Padre Pio. Ipagpatuloy pa natin ang isang magandang pagtutulungan patungo sa isa pong mithiin. Ang dumami pa ang deboto ni Padre Pio sa buong Asia. Naniniwala po ako na kaya nating marating ang isang pangarap na maging sentro ng debosyon ni Santo Padre Pio ang lugar na ito, hindi lamang ng buong bansa, kundi ng buong Asia. Makikilala natin ang 23 college scholars para sa taong panuruan 2022-2023. Pangarap ko pong maging isang architect. Ako gusto kong maging isang marketing manager. Nais ko pong maging isang IT specialist. Tulungan niyo po akong maging isang accountant. Pangarap ko maging isang entrepreneur. Gusto kong maging isang certified public accountant. Nais ko maging programmer. Tulungan niyo po ako maging IT specialist. Pangarap ko pong maging isang piloto. Gusto ko pa maging isang electrical engineer. Nais ko pong maging isang teacher. Tulungan niyo po akong maging isang guro. Pangarap ko pong maging software engineer. Gusto ko pong maging isang guro. Nais ko pong maging isang pulis. Tulungan niyo po akong maging isang accountant. Pangarap kong maging pulis. Gusto ko pong maging isang magaling na guro. Nais ko pong maging magaling na inhinyero. Tulungan niyo po akong maging abogado. Pangarap ko pong maging bumbero. Gusto ko pong maging isang psychiatrist. Nais ko pong maging engineer. Sila ay nahirang hindi lamang batay sa kanilang academic performance, kundi gayon din sa kanilang paglilingkod sa simbahan at pagsunod sa mga panuntunan ng pagiging mabuting scholar ni Santo Padre Pio. Katulad na lamang ni Ana Maria Palillo na taga Santa Elena, City of Santo Tomas, Batangas. Kasi yan lang po yung isang bagay na lagi sinasabi sa akin ng papa ko na may pamamana nila sa akin. Wala po kami sapat na mapagkukunan. So yan po yung nagiging motivation ko po para po makapagtapos po ng pag-aaral. Sa amin po magkakapatid na laging dalawa. Ipapalad po at kakayanin. Sa amin magkakapatid po. Ako lang po yung makakagraduate na sa college po. At bilang isang anak po, gusto ko po maranasan ng magulang po na umakyat sa stage. Hindi po makahawak po ng totoong diploma. Sobrang-sobra pong laking tulong na makasama ako sa eskola ni Pio. Sa simbahan po, sa mga tao sa likod ng programang ito. Sobrang-sobrang thankful po ako kasi
isa po kayo sa mga dahilan kung bakit magpapatuloy at papatuloy pa rin pong tuparin yung mga pangarap ko. Dumagdag po kayo sa mga nagbibigay ng lakas ng loob, mga rason kung bakit andito po ako, nananatiling nakatayo, lumalabat po para sa pangarap. Ang inyo pong suporta ang magiging daan para matupad ang kanilang mga pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Sana'y tulungan niyo kaming makamit ang aming mga pangarap. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O aming Ama, biniyayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio na mga kaloob ng Espiritu. Tinatakbo po sa kanya ang limang mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapasakit at muling pagkabuhay ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Inaanyayahan niya ang maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas loob po akong dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa akin ang biyayang ito. Amen. O Diyos, ibinigay mo po sa inyong santong si Padre Pio ng Peltrasina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapasakit ng inyong anak. Ipagkaloob mo po sa akin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio ang biyayang tunay ko pong hinihiling. Ganun pa man, ang tangi ko pong hiling ay ang mamuhay ng nahaayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. San Pio ng Peltrasina, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santin at pat. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngal ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang po natin ngayon ang paggunita kay San Benito, isang abad na ating inang simbahan. Kailingin natin na sa tulong ng kanyang halimbawa at panalangin, tayo rin ay makapaglingkod ng lubusan sa ubasan ng ating Panginoon. At upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yon, gumising ng gabi ring iyon si Jacob at itinawid sa ilog abok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibindisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki yung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang tatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglabang ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano po ang ngalan niyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mong pang malaman?" sagot naman ng lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ang Diyos, gayunman buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bagay na pilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y namamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo, mupo, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako'y dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya't ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y namamasid. Hahatol sa panig ko pa siya mong ibibigay. Pagkat iyong natanto ang tunay na katwiran, ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling mo, naroon ka kahit gabi nagmamasid. Ako iyong sinisiyasat, nasumpungan mong matuwid. Tapat akong mangusap, ang layunin mo'y malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y namamasid. Andayin ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako dumudulog sa iyo at humihibig. Sa amin ay padama, iyong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y namamasid. Kung papano'y sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa ilalim ng iyong pakpak. Yamang ako'y matuwid, mukha mo'y mamamalas. Kapag ako'y nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y namamasid. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ako'y pastol na butin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad dito sa Israel." Datapwat sinabi ng mga Pariseo, "Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Nilibot ni Jesus ang mga bayan na natnayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos
at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naalala ko yung isa kong sakristan na nagpaalam sa akin na siya daw ay kukuha ng entrance examination sa seminaryo. Siyempre, in-interview ko muna. Kaya tinanong ko, ay bakit mo naman gustong magpare? O dahil ikay ma-exam dyan. May siguradong ano dyan eh. Gusto mong magpare? Eh, gusto daw niya. Eh, sabi, bakit gusto mong magpare? Ba, eh, simple lang yung sagot sa akin eh. Ay, sa pagpapari po, sigurado ang trabaho. Hindi po ako mawawalan. Masabi, aba, totoo yan kako. Kung trabaho ang hanap mo, ay hindi ka mawawalan pagpari. Baka ikaw pa sumuko. Sabi, ayun daw ang kanyang dahilan. Sabi, simple. Pero sabi ko siya, ay di kayo kumuha. Okay, may, at least ay malinaw sa iyo eh. Sigurado nga naman ang kanyang trabaho. Abay, awa po ng Diyos, ay papasok na sa third year ngayong school year. Pero yung katotohanan no kanyang sinasabi, na hindi siya mawawala ng trabaho pag siya'y nagpare. Ito po mismo ay pinahayag ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya nga, ang hiling ng ating Panginoon no, sa kanyang mga apostoles, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa. Kaya doon natin makikita yung katotohanan na tunay, marami ang gawain, marami ang gampanin sa ubasan ng ating Panginoon. Kaya nga, doon natin dapat makita na ang bawat isa sa atin ay mayroong mahalagang tungkulin upang lubos na papalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa ating mumunting paraan, anuman yung ating larangang kinabibilangan, tayo po ay maaaring maging instrumento ng ating Panginoon upang maging tagapaghatid ng kanyang mensahe, ng kanyang mabuting balita. Kaya nga, tayo ay inaasahan ng ating Panginoon na sa ating mumunting paraan, tayo ay makikiisa sa Kanya upang maging tagapaghatid ng Kanyang mabuting balita. At tayo rin ay inaasahan upang itaguyod ng lubusan, lalo tigit yung mga lingkod na ating Panginoon. Suportahan at huwag nawa tayo maging daan para manghina pa ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maging lingkod sa kanyang ubasan. Nawa, tayong lahat ay maging bukas lagi upang maging tagapaghatid ng mabuting balita ng ating Panginoon at maging lingkod niya sa ating sambayanan at maging instrumento sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
ito. Ando ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Nanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa. Sa pagdulog sa iyo, upang kami paghindapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagbiningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Yesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga upo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kalitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kalitaasan, hosana sa kalitaasan. Muhod, manatili po tayong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natambos mong tunay. Pong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pa
Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ng ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili po tayong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pastol, pinag-iwan.
lubos. Madilim na lampag man ang tatahakin ko, wala kong sindak, siya ay kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tanga niyang pamalo, siglat ang gulan ko. Ang Panginoon ang aking pasto, pinag-iginawa ko. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang nabana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking pasto, pinag-iginawa ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang mga magkakapatid, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghem banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pabansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay isinasagawa na natin pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagagawaing ito.
Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga ka-Pio, ang osteria ay lugar dito sa bansa ng Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gumamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga ka-Pio, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hulyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong na mga nagdaang taon at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating malalapagdiriwang, humayo kayo sa kapayapa at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ipaya kanyang pagaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kapag.